Dalawang tao ang namatay dahil lamang sa milk tea. Unang namatay ang isa sa dalawang customer. Nang tikman ng may-ari ng tindahan ang inireklamong tindang milk tea, siya man namatay din. Minuto lang ang inabot bago nangisay, nanigas ang katawan at bumula ang bibig ng mga biktima. My report, si June Veneracion. Sakuhang ito ng CCTV sa Ergo Cha Milk Tea sa Sampaloc, Maynila, makikita ang pagbili ng Hokkaido Milk Tea na magkasintahang Arnold Aydalia at Susane Dagohoy. Ang nagtimpla at nagbigay ng kanilang order, mismo ang may-ari ng shop na si William Abrigo. Pagkasipsip ng binata sa inumin, agad niya itong idinura. Saka kinausap ang may-ari ng shop. Masama po talaga yung lasa niya. Tapos sinabi ko po siya kay Sain. Si Sain po tinikman rin. Sinabi po namin doon sa may-ari. Pagsubo ko po ng candy sa kanya, ayun, bigla na lang pong natumba. Ipinatikim ng binata sa kanyang nobya ang milk tea. Dahil uhaw, naparami pa raw ng inumang dalaga. Pero sumang-ayon daw itong kakaiba nga ang lasa ng inorder nilang inumin. Makalipas ang ilang minuto, nagsuka na at napaluhod ang dalaga. Sinubukan siyang iligtas ni Arnold, pero maging siya, may kakaiba na ring naramdaman. Kinilit ko po na maigalaw talaga yung katawan ko. Kasi nga po si Susane, iniisip ko. Yung babae, nag-chill siya eh. Then yung mga after 3 minutes or 4 minutes, biglang naglaway yung babae at bumula yung bibig. Yung sumunod naman yung lalaki, nangisay. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang tinikman din ang may-ari ng tindahan ng milk tea. Maya-maya pa, unti-unti na siyang bumagsak. Sabi ng isang saksi, tabingin na raw noon at bumubula pa ang bibig ng may-ari ng establishmento. Dead on arrival sa ospital ang dalaga. Kalaunan, binawian na rin ng buhay ang may-ari ng shop. Nananatili naman sa ospital si Arnold, pero kailangan pang ilipat ng pagamutan para masuri. Siguro kung ito ay simpleng pagkasira lamang, may pagkasira dun sa sampos o dun sa ininom, ay maaring hindi nga ganun ang immediate na maging reaksyon ng tao. Pero dahil sa nangyari, yun ang patuloy nating alamin sa magiging resulta ng pag-aaral. Batay sa kwento ng lalaking nagtatrabaho sa milk tea na nakiusap na itago ang kanyang pagkakakilanlan, may isang customer na rin daw silang nagreklamo noon dahil sa masamang lasa ng kanilang milk tea. Kasunod ito ng pagdadala ng anak ng kanyang amo ng animoy tubig daw na nakalagay sa baso. Nakagwantes pa daw ang anak ng kanyang amo kapag ginagalaw ang likidong may masangsang na amoy. Nung magdala po sila isang beses doon, yung nung unang dala niya doon, ano po, yung milk tea, may sama ng amoy. Kaya ayun, tinapon ko yung milk tea. Ipinahugas daw sa kanya ng anak ng kanyang amo ang pichel, makaraang madala ang mga biktima sa ospital. Itinapon niya ang pinaghugasan sa imbornal malapit sa shop. Nakita naming may mga sagupa sa imbornal, pero sabi ni Boy, nung isang araw pa daw niya yon itinapon doon. Pagpasok kami sa tindahan, kinuha niya yung pichel ng lalaki, ang amo ko, ipapahugas niya sa akin. Sobrang sama talaga ng amoy, lakas ng amoy. Kaya hindi ko nanugasan, binalik ko sa kanya. Siya na mismo po nanugas. Pagkatapos ng hugas, nilagay niya sa ano, sa balde, tsaka ako pinatapon. Ayon sa mga doktor, posibleng nahaluan na nakalalasong kemikal ang isa sa mga sangkap na ginamit sa inumin. Baka rin expired ang isa sa mga sangkap. Ang mga ganitong toxin, kadalasan daw diretso sa utak at respiratory system ang epekto. Kaya nga yan, may lahat ng food items, may expiration date yan eh. Kasi one, pwedeng yung ano, yung mga food items na may mga containing, they contain chemicals na pwedeng magkaroon ng reaction pag masyadong matagal na, or may pwedeng makontaminate. Nakakuha na ang mga investigador ng sample ng mga sangkap sa milk tea shop. Dinala na ito sa Food and Drug Administration para masuri. Pero dapat din daw tingnan ang paraan kung paano iniimbak ng may-ari ang mga sangkap. Ang milk is prone to contamination at saka early expiration pagka hindi mo yan na-store properly. Isinasailalim na sa autopsy ang mga nasawi. Sarado na rin ang milk tea shop. Sa ngayon, wala pang balak magsampa ng kaso ng pamilya ni Susane. Nakikipag-ugnayan naman daw sa kanila ang kampo ng may-ari ng shop at handa naman silang tulungan. Gayunman, tuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. So bagaman gusto nilang makipag-settle later, sana magkaroon muna ng thorough investigation. Kasi kahit sino pwede maging biktima, lalo dito pati yung may-ari mismo ay nalason din. June Veneracion, GMA News.